Hi guys! Good morning, good day, good afternoon, kung saan man kayong sulok ng mundo naroon. Welcome to Jenny's Journey Vlog. Ngayon, may isi-share ko lang sa inyo yung aking journey kahapon. Galing ako sa factory ng amo ko, tapos naglipat kami ng mga ano nila, ng mga gamit nila para sa ma-storage sa kabilang cubicle. So may factory kasi sila ng ano ng mga bags or mga personal din nilang gamit na bags na mga binili nila. So pinatatapon sa akin, nang hinayang naman ako guys kasi mga ano siya, mga leather. So ang dami talaga, ang dami. So nahiya naman ako na, uy, akin na lang to. Nahiya talaga ako. So kunyari, sabi ko, ma'am, can I have this? Sabi, okay, go. We will throw that away. Sabi ka nun sa akin. So, kung ano lang yun, guys, yung nasa taas, yun na lang ang inano ko. Kasi wala rin naman ako mapaglagyan at hindi ko kayang bitbitin pa uwi. So, ito, tingnan nyo yung mga na-haul ko doon. So ito nga guys, nakarating na ako galing sa aking part-time. Tapos yung mga bags na pinatapon sa akin, yung iba kinuha ko kasi nang hinayang naman ako kasi mga leather siya, tapos magagandang klase. So yun nga ginawa ko, dinampot ko yung iba, tapos yung iba, ang dami ko rin naitapon, siguro mga 50 pieces siya. So, ito na guys, yung mga bags. So, ito lang ang kinaya kong bitbitin, yung maliit na bag na yan. Tapos may binitbit ako na ganitong bag. So yung iba, kaya ko naman tinapon yung iba dahil siguro sa leather siya, tapos matagal na siyang naka-store doon. Parang nagbabakbak na, kaya pinili ko lang yung okay pa siya. Pero yung mga nagbabakbak naman doon lang sa loob ng ano bag. Okay naman yung harap niya. Pero ito, para siyang merong konti dito sa dito. Pero maganda naman kasi yung ano niya sa loob. Pero sa mga maseselan, dito pwede. Pero meron naman ako dito na makuha na okay siya lahat. Wala siyang damage. So, magaganda yung ano niya, batak niya. Mga mamahalin na pa. Ayan po. Tapos, meron siyang kasamang maliit na bag. Maganda siya sa loob. Tapos ito, yan, medyo, pagka-leather talaga, medyo mabigat. Tapos ganito yung hardware niya. Ito, tingin ko ito yung nagpapabigat dito eh. Or marami lang, may mga laman pala siya sa loob kaya mabigat, may mga papel. Tapos ito, ang cute niya. So, yan. Tapos ito, may nagkagusto na nito. Kaya, ibigay ko na siya. Ano siya? Anya Handsmarts, ang tatak niya. Mga luxury bag siya. Ayan po. Kung titingnan mo to sa Google, mahal siya. Ayan. So, ang dami kasi nilang, daming bags. Kasi, meron silang factory ng bags. Tapos ito siguro yung mga personal nila mga binili, itong ibang tatak. Kasi yung tatak ng kanilang mga bags ay tie-on.
Ion Limited. So ito siguro mga ano nila na bag na hindi nila. Bili lang sila ng bili. Tapos hindi naman nagagamit. So ito yung loob niya. Ang ganda. Pang kasi ang 7 kilos dito. Pero dahil nga siguro na-stack na siya, kaya medyo meron siyang mga ganyan-ganyan. Pero matatanggal naman siguro yan. So, ito, yung laman nito. Yung mga maliliit. Yung maliliit lang talaga ang kinaya kong dalhin. Maliliit na ano. Kasi malalaki yung iba. Yung parang pang travel, traveling bag siya. Na pang 7 kilos. So, ito yung ganitong sling bag. Ito yung product mismo ng ano nila, ng amo ko. Yung Tyon Group bag limited. So, ayan, sling bag siya. Mabigat la. Mabigat siya na sling bag kasi nga, ano siya, leather yung ano niya. Ayan, leather siya. So, nakakuha ako ng dalawang piraso. Then, ito nga po, ang cute ng handbag. Cute ng handbag na to. Ayan. Kaso lang, wala siyang sling. Gusto ko sa mga ganito kasi may sling, pero ito ay pang formal kasi talaga po na to. Okay pa naman siya. Okay pa naman siya. Okay naman yung ano niya. Yung labas niya. Yung ano niya. Ito yung tatak niya, guys. B&G. Tapos yun sa loob niya, oh. Yan yung sa loob niya. May zipper siya dito. Meron siyang lagayan ng kung ano dito. Ang talaga ng kamay ko, guys. Ang dry. Yan. So, ito. Ano siya? Gamosa. Ang cute niya rin. Yan. Gamosa. Ganyan siya. Sling bag siya, guys. Sling bag. BMG din. So, ito yung mga nakuha kong galaw ng camera. Ito yung mga nakuha ko, guys, eh. Mga leather wallet. Mga tinanggal ko na yung mga kapatid. Huwag na lang tignan yung kamay ko. Yung kamay ko. Then, itong ganitong tatak, ito ay yung Jane Holly, ay ano yan ng amo ko. Siya, kanyang ano yan, kanyang creation, kanyang design. Yan. Alam ko, sinabi niya na yan sa akin, ano siya nag-design. Pagka Jane Holly yung pangalan. Eh yung anak ko, meron siyang ay si Mommy binigay dati na Jane Holly na bag na sling bag na malaki. Gusto ng anak ko hanggang ngayon, if ano na 4 years niya nang ginagamit, hanggang ngayon din ayaw niyang bitawan yung bag. Tapos ito ang cute niya, guys. Kasi meron na siyang nakadikit na coin purse sa loob nito. Kaya coin purse, tapos pwede na yung orange na mga tapos ito, yan. Ganyan siguro talaga yung kulay ng yung kanyang kulay ng leather. Pero, Diyos ko, ang tagal-tagal siguro masigra nito. Yan, mga organizer na leather. Yan, mga organizer. Tapos ito,
Ang dami, talagang dinampot ko lang talaga ito kasi gusto na itapon kasi maglalagay na naman sila ng ibang mga galing na naman sa factory ng mga designs. Iuwi na, wala na sila mapagstakan. Kaya next time, ooh, I like this. Gusto itong green na wallet. Kasi never pa ako nagkaroon ng green na wallet. Ito. Sabi din sa ano, maganda daw talaga, maganda daw pag yung green na wallet for wealth. So ito guys, ayan, design to ng amo ko, mga nakabox pa, pero worried ako, pero ang ganda pa niya kasi mga leather nga siya. Worried ako kasi parang siguro sa tagal nang nakastock, medyo nagbabakbak na siya, yung mga nagbabakbak na siya dun sa loob ko. Ayan. Pero kung sa hindi naman mas, pero sa kung hindi naman maselan, okay pa ko. Yan, pang ano lang. Halimbawa, pag mayroong okasyon na puntahan, yan, mga, ano, tapos ito yung hardware niya, ito yung misling niya. Nakakahinayang yung mga bags, tapos hindi makakabili ng bags. Ayan, apat na piraso ito. So, pero kung hindi ko to ibibigay kung kasi. So, ito nga guys. This one. Ayan, apat na piraso siya. Ayan, iba-ibang kulay. Ayan, sayang naman. Na, kasi, nag-uumpisa na siyang magbakbak. Ayan. Ganda siya. Leather siya. Ayan. Yan ang aking mga napala doon kahapon. So, and then, the last, but not the least, itong tote bag na ito na design ng amo ko. Ayan. So, ito. Ilalaan ko to siguro sa anak. Ayan, kasi aalis siya, mag-abroad. So, ganda. Ganda ng loob niya. Ayan. Hindi pala siya. Yung lagayan lang pala. Pero ang tatak niya, guys. Look. Anti-prima. Ang mahal nito, tiyak. Grabe, ang ganda niya. Tapos, sulid na sulid siguro. Sira na yung balikat mo. Hindi pa to sira. Oh, I thought, ano siya, design siya ng amo ko na tote bag. Kasi karamihan ang dinidesign ng amo ko, tote bag. Ito pala, ay grabe. Nashock ako, guys. Tingnan nyo yung tatak. Anti-prima, napakamahal nito. Oh my goodness. Research ko nga to kung magkano to. Tapos, yan, ganda niya sa loob. Yan, talagang balat. Medyo mabigat lang. Ako kasi hindi ako mahilig sa mabigat na bag, pero yung sabi ng anak ko, gusto ko daw. Kasi masakit sa bali, mabigat na, yung wala pang ang laman, mabigat na, pero ito, hindi naman siya siguro, hindi naman siya masyadong kabigatan. Yan, kasi puro siyang leather talaga. Yan. Anti-prima pala siya. So guys, yan lang ang na-haul ko doon kahapon. Meron pa ako doon isang box. My good. Isang saco bag. Yung jumbo na saco bag. Talagang ang dami noon. Mga ganito, tote bag. Tapos may knapsack pa doon, backpack. At saka may mga traveling bag doon na pwedeng pang hand carry ng ano sa plane, mga 7 kilos. So pagka ano, pag nakuha ko yon, po-post ko kung sino may gusto. Kasi hindi ko naman, ang bag kasi pagka once na tinatago mo lang ng tinatago at saka napakarami naman na. Ganda ng ano niya, oh. Ganda ng hardware niya, oh. Ito yung ilalim niya.
tinatago mo lang yung mga bags, tapos hindi mo naaalagaan tulad ko. Wala, naaano lang siya, magbabakbak lang siya, lalo pagkabalak. Kaya pinamimigay ko na. Tama na sa akin guys, meron akong isa, dalawa-tatlong bag na pagpalit-palitan. Isang tote bag, isang handbag, isang backpack. Okay na yan. So, salamat guys. Abangan nyo na lang yung aking ano, kung makuha ko doon. Sa aking mga friendship, abangan nyo yun pag nakuha ko doon. Kasi, ang payat-payat ko na, tapos bit-bit-bit-bit ko pa yung sako na yun. Diyos ko, mga nasa 30 kilo siguro yun. E, napakalayo. Malapit siya sa ano, malapit siya doon sa Terminal 1. Terminal 1 ng Hong Kong Airport. Yun doon, yung industrial city doon. So guys, salamat sa pag-watch. Paki-subscribe naman ang channel ko kung gusto niyo mapanood ang aking mga next videos. Kung interesado kayo sa aking mga videos. Salamat guys. And bye-bye. More blessings to us. And God bless.